ang nawawalang balon, tubo, natagpuan na, Assessment 662. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Panoorin natin ang videong ito kung saan pinasa ng isang kasamahan natin sa akin at ibabahagi ko rin sa inyo. Pero ang grupong ito, nabigyan ko sila ng target area base sa pag-thermal scanning at ito na yung binibira nila. Napakaswerte nila mga ka-teach dahil nasa 4.5 feet under lang, natamaan na agad nila ang tubo. Ganon pa man, kung ibase natin sa history sa lugar, ang pagkasabi ni Madam sa akin, matagal na daw nilang hinahanap ang balon na ito. Kasi bago pa man daw dumating ang mga Japanese Imperial Army sa lugar nilang ito, may balon daw talaga dyan mga ka-teach. At yun ang ginagamit ng mga ninuno nila, mga lola nila, kapatid ng lola nila. Dyan sila naghihigib. Pero nung mga panahon na dumating na daw ang mga sundalong Hapon sa lugar nila, nagpulasan ang mga tao kasama na yung mga lolo nila. Lola nila pumunta daw sa bundok, halos isang barangay. Wala talagang natirang mga tao sa barangay nila. Pero noong matapos na ang digmaan, pagbalik ng mga ninuno nila, lolo nila, kapatid ng lolo nila, wala na daw yung balon. Kaya doon nagtataka ang mga matatanda. Kaya nagka-interest din si Madam. Matagal na nilang hinahanap ang balon na ito. Pero ang pagkasabi ng mga ninuno nila, wala naman daw ang tubo. Kung hindi, balon lang daw ang ginawa nila sa isang lugar. At maganda daw ang tubig, kaya iniinom nila mga ka-teach. Kung ibase din natin ito sa thermal scanning, kung saan ka kumuha ng pin coordinate Madam, walang iba, ito na yon. Kasi natumbok natin eh. At ibalik muna natin dito mga ka-teach. Umpisahan na natin sa pagbigay ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo. Si Madam, ayan yung ginawa kong example illustration. Mapapansin natin dito bago pa man natamaan ang pinakauluhan ng tubo. Ayan yung may natamaan pa silang parang malapad na semento. Ayan o. Sadyang tinakip talaga ito eh. Or nilagyan ng tabon yung pinakabunganga ng tubo. Ayan o. Malapad-lapad din yan. Pagdating sa ilalim, hindi magkalayo ng 1 feet 12 inch na. Wala pang 12 inch. Ayan o, magkaano lang eh. Kasi ang sukat ng tayo ng tao, tagatuhod niya yung ano, halos na sa mga baba lang talaga o. Tignan natin sa malayo. Distansyahan pa natin. Ah, mga 1 foot pala, 12 inch. Bago natamaan ay sadyang kinabunan pala talaga ito. At double ano pa ito eh. Parang tatlo o dalawa. Ayan o. Isa, dalawa. Ah, dalawa lang. Pabilog. Ayan. Pero nung sinukat nila ni Madam, pinatusok nila, halos nasa 6 feet lang ito eh. 6 feet under. At may nasabitan ng or may nakasabit ng ano dito sa lalim, parang matigas daw na ano, malapad. Kaya dito muna tayo sa ginawa kong example illustration. Ayan. Para masundan talaga ninyo Madam at makinig rin kayong maigi mga ka-teach. Isang halimbawa, ito yung hukay nila ni Madam. Iguhit natin para maano natin. Ayan yung hukay nila. Halos nasa wala pang 5 feet. Ipalagay natin nasa 4.5 feet under. Mababa pa yun eh. Bago pa man nila natamaan ang tubo, may malapad na dyan na nakatakip. Tanggalin natin yung pinupukpok. Manipis lang siya. Umanap tayo ng ibang kulay. Manipis lang yun. Pero palapad. Pag ganyan, hindi naman masyado kalakihan. Sakto lang talaga pang tabon sa bibig. Parang sinadya talaga na hindi mapasukan ng lupa.
kasi may tabon siya eh. Pero kung ibase din natin sa pagtusok, tinusok nilang kabilya or bakal na 12mm. Pagdating sa ilalim, tagos yan, tagos. Pero mayroong nasabitan na parang malapad na duda nila, parang bato o siminto eh, sa ilalim. Kung ganun, nako, hindi kaya breather ito, madam. Pero kung breather ito, dapat hindi masyado matubig ang area. Yung tipong nagkaroon ng tubig pag tag-ulan. Sabagay, panahon ng tag-ulan naman sila naghukay, nagkakaroon talaga ng tubig. Ganyan. Pero kung ibase rin natin sa pag-thermal scanning, walang iba eh, kasi sintro eh. Ang target nandito lang talaga sa ano niya. Kung saan ko binigay ang sukat base doon sa binigay na pin coordinate ni madam. Eh, natumbok eh. Kaya para sa akin, direct down talaga ito, madam. Parang hindi masusunod yung sinabi kong pag-angsay na nakatayo. Ang target, i-wait natin para maintindihan ninyo, mga katits. Baka maguguluhan kayo. Ang target, lalo na mga bato na nakatayo, o kaya mga stone tower na bato, o kaya mga bagay tulad ng mga bakal, tubo na nakatayo. Ang travel niyan, nasa side or side. Kabila, o kaya sa bandang likuran. Dahil tubo ito na nakatayo, aabot ng 6 feet under, tago sa ilalim. Padaon sa ilalim, kahit umabot man yan ng 5 feet, 9 feet under, nakatayo pa rin yan kasi tubo ngayon eh. Pero ang malaking katanungan, dahil double spiral ito eh. Yan oh, ibalik natin yan. Dalawa silang tubo na magkasaklob eh. Ayun oh, kung mapapansin natin, pag mga ganitong klaseng mga sign, mga katiits, okay lang sana single siya. Ibig sabihin, single na tubo na nilagay dyan, isa lang. Pwedeng magta-travel talaga ito sa gilid, lalo pag nakatayo siya. Pero dalawa na sila eh. Iba na ang meaning nito. Or may another combination meaning siya. Undernet. Kasi pag mga sign na mga spiral, mapangapaganyan na sign, no? Pa-rolyo-rolyo ba? Isa. O kaya ganyan. Dagdagan pa ng ganyan. Ang ibig sabihin niyan, undernet, kung gaano karami ang rolyo niya, pabilog niya, dagdagan pa natin ng isa. Ilang patong na yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Malalim ang sukatan yan. Kasi ilang rolyo yan eh. Pero dito kay la madam, dalawang pabilog lang, dalawang rolyo. Ibig sabihin, double distance lang ito. Kaya kung wala ito sa 6 feet under, ibalik natin. Unang tubo. Kasi dalawa nga sila. Ang tubo, ang tayo ng tubong ito. Nasa 6 feet. Ibig sabihin, dalawa sila. Isa. Lagyan pa natin ang isa para maintindihan ninyo, mga katits. Dalawa. Ang 6 feet na yan papunta sa ilalim. Unang 6 feet. Magdoble yan. Down pa ulit ng isa pang 6 feet equals 12 feet na. Duda ko yung ano na tamaan sa ilalim. Parang another takip talaga yun eh, na nagdidepensa sa ilalim. Kasi 12 feet na, double distance. Ngayon 12 feet plus, birahin pa natin dito sa taas, nasa 4.5 feet under. 4.5 feet under. Ngayon natin. Equals nasa 16.5 feet and under. Duda ko papalo ito sa 18 eh. Ang target dito eh. 18 feet kung wala sa 16. Down pa ng 22. Last move nito, 22 talaga ito. Wala nang iba. Dahil pasok na ito sa tubig eh. Malalim na ito pag pinasukan ng tubig, mahirap na yan. Pag walang kurente ang lugar, mahirap manumanuhin. At bukal pa ito dahil balon ito, may bukal talaga ito sa ilalim.
Pero ang target area nito, madam, direct down lang kayo, wala nang iba. At ito ang target na deepness base sa kalkulasyon ko dito sa tubong ito. Ayan. Pero para sa akin, sino naman na maglagay dyan na bakal na pinatayo sa ilalim? At sadyang ginawa talaga ito ng tao. Hindi yan gawa ng kalikasan, mga katits. Alatado yan. Yan ang masasabi ko dito sa site mo, madam. Down lang kayo, direct under, kasi base sa pagti-thermal scanning, sintro naman kung saan kayo pinahukay or saan ko kayo pinahukay, may natamaan na. Kaya down lang kayo, walang iba. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin at makuha nila ang target sa area nila. At sana huwag ninyo ako kalimutan. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Thank you, mga katits.